Hindi natin maintindihan kung bakit may mga Pilipina pa rin na paulit-ulit na pumapatol sa mga ganito. Kahit alam naman nilang napakadelikado. At kapag napahamak sa ibang bansa, ay iiyak-iyak sa social media at hihingi ng tulong sa gobyerno. Dahil isa na naman Pilipina ang naharang sa NAIA sa immigration kasama ang isang Chinese na asawa daw niya palabas sa Pilipinas. Though legit ang mga dokumento na dala nila, lalo na ang marriage certificate. Pero dahil paiba-iba ang sagot nila, ay napag-alaman na itong Pilipina pala na ito ay biktima ng human trafficking na pinagpapanggap ng asawa ng Chinese para makalabas sa Pilipinas papunta sa China. Isa na namang insidente ng umano'y mail order bride scheme ang naharang sa NAIA, kung saan isang Pinay ang pinagpapanggap na may asawang Chino para makapagtrabaho raw abroad. Nakatutok si Salima Refras. Biyahing Shenzhen, China sana ang 20 anyos na Pinay at Chinese na nagpakilalang asawa niya nang maharang ng immigration sa NAIA Terminal 3. Kahit may marriage certificate mula sa Philippine Statistics Authority, kaduna-duda raw ang mga sagot nila sa immigration officer hanggang mabistong biktima ang Pinay ng pagiging mail order bride sa China. Pumayag umano ito para makapagtrabaho abroad. Umamin ang biktima na nakuha lamang po nila yung marriage certificate through an agency. Pinagbayad na po sila ng 45,000 pesos doon sa ahente para po sa pagpuproseso ng marriage certificate. Silang dalawa po talaga ay hindi mag-asawa. Nasa kustudiya na ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang biktima at ang nagpanggap niyang mister para sa imbestigasyon at paghahain ng mga kaukulang reklamo. Bago nito ay ilang kaparehong kaso ang hinarang nitong mga nakalipas na linggo. Huwag papatol po sa mga ganitong offers dahil malaki po ang chance or posibilidad na tayo po ay maka-experience ng kapahamakan sa bansang pupuntahan natin. Pinaiimbestigahan naman ng Department of Justice sa NBI ang paglaganap ng mga dokumentong ito. Pag masyado ng rampant po yung pagpepeke ng mga public documents na ito, magkakaroon na ng mistrust, no, doon sa ating mga ahensya na nag-i-issue ng mga valid documents na ganito. Kaya nababahala na po yung Department of Justice. Ang hindi ko lang maintindihan kung ano ba ang in-offer ng mga Chinese na ito sa mga Pilipina, kung bakit sila paulit-ulit na napapapayag. Hindi ba sila nanonood ng balita na napakarami nang napahamak na ganito, lalo na ang mga Chinese ang employer? Sinasaktan sila, kinukulong at pinagbabayad ng 1 milyon bago payagang makauwi sa Pilipinas. At karamihan pa ay ginagawa silang scammer. Though buhay naman nila yan, pero ito ang dahilan kung bakit lalong naghihigpit ang immigration natin sa Pilipinas. Sinaktan na, sinisingil pa ng 1 milyong piso. Yan ang sinapit ng isang Pilipino sa ibang bansa na nais umuwi dahil ginawa siyang scammer ng employer. Nakatutok si JP Soriano. Sugat sa labi at mga pasa sa braso ang ilang sinapit ng Pilipinong itago natin sa pangalang Rhea sa kamay ng Chinese employer sa Bangkok, Thailand. Ayon sa kapatid ni alias Rhea na lumapit sa GMA Integrated News, nag-apply si Rhea para maging online casino agent doon na natuloy naman at may maayos na sahod kahit tourist visa lang ang gamit. Pero kamakailan, inilipat siya sa ibang lugar at pinagtrabahong scammer kahit ayaw niya. Nagmakaawa pa siyang pauwi na lang. Pero binubugbog daw po sila. Tapos hinihingian daw po sila ng pera. Pinapipili daw po sila kung mag-scam daw po ba sila. Mula sa 100,000 piso umakyat daw sa 1 milyong piso ang hinihingi para pauwiin siya. Hinihingi po kami ng tulong sa mga gobyerno po para mawawis yung ito. May sakit po yun sa puso. Kawawa naman po. Matapos naming ilapit sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs, ay inutusan na ang Philippine Embassy sa Bangkok, Thailand na tulungan si Rhea. This is the first time that we're handling a case in Thailand, itself. Because usually, Thailand is just the hub. Darating sa Thailand, tapos ililipat ng iba't ibang mga lugar. Bago si Rhea, daan-daang Pilipinong pinagtrabaho bilang scammer sa mga bansa sa Southeast Asia ang na-rescue
ng DFA. Hindi talaga umuubra yung ganitong mga setup na pupunta lang sila sa Bangkok because most likely, kung hindi dadaan sa legal process, that means questionable tong trabaho dito. At sa Pilipinas naman, paulit-ulit yun ang nahuhuli na may mga legit certificate or marriage certificate na nakukuha sa ahensya ng gobyerno. Bakit hindi pa ito napapatigil or nahuhuli or nakukulong kung sino man ang nasa likod nito? Lalo na't nakalagay naman sa legit marriage certificate kung saan ito inisyu at kung sino ang nag-approve dito.